Kabanata 186. Boss Wave, hindi nagkakamali. Kung hindi ka naniniwala sa akin, tingnan ang mga larawang ito. Ang aming mga tindahan sa mga locos yung ito ay pagmamay-ari na ngayon ng Candlelight Trading Firm, ulat ng kalbo at nasa katanghali ang gulang na lalaki habang ipinapakita ang mga larawang kuha ng kanyang mga nasasakupan. Nagdilim ang ekspresyon ni Abandonadong Wave habang tinitingnan ang mga imahe. Magiliw na niyebe. Ibinagsak ni Abandoned Wave ang palad niya sa kahoy na mesa, niyanig ng impact ang wine glass at bote ng witch's tear na muntik na silang mahulog sa lupa. Hindi niya akalain na, sa sandaling pilitin niya si Gentle Snow sa kanyang posisyon at patayin ang kanyang mga nasasakupan, sasalungat ang babae sa ganoong galaw. Wala pa siyang sandali para ay enjoy ang kanyang pagkapanalo. Sa totoo lang, hindi lang si Abandoned Wave ang ikinagalit ng mga aksyon ni Gentle Snow. Ang mga upper echelons mula sa iba't ibang malalaking guild ng Star Moon Kingdom ay nagsuot ng baluktot na ekspresyon nang marinig nila ang balita. Ano, eksakto, ang sinusubukang gawin ni Gentle Snow? Nawala na ba siya sa isip niya? Talagang naibenta niya ang napakaraming high potential lands kay Zero Wing. Kinasusuklaman ng iba't ibang guild ang pinakabagong desisyon ni Gentle Snow. Mas gugustuhin nilang magbayad ng doble para makabili ng Gentle Snow's lands at hayaan silang mabulok sa kanilang mga kamay kaysa hayaan silang mahulog sa mga kamay ng Candlelight Trading Firm. Ang mga lupaing ito ay orihinal na pinaglagyan ng New Moon Trading Firm ng Ouroboros. Ngayon, gayunpaman, nilalagyan nila ang Candlelight Trading Firm. Bagamat ang storefronts ay ang pinakamurang mga variation, ang mga mausisa na manlalaro ay nagsiksika na sa mga pasukan ng shops na interesado sa biglaang pagbabago at pagbili ng mga item. Napakadaling ilipat ang pagmamay-ari ng shop sa ibang player sa God's Domain. Kailangan lang bumisita sa City Hall at sundin ang mga kinakailangang pamamaraan. Kung ang isa ay hindi nagnanais na baguhin ang tindahan, ang pagpapalit lamang ng pangalan, maaari nilang agad na ipagawa ito sa mga NPC ng walang bayad. Ang Candlelight Trading Firm noon pa man ay kilala sa mga lightstones at armor kit nito. Ang intermediate armor kits, sa partikular, ay kadalasang naubos kapag na-restock ang mga ito. Kung hindi dahil sa mababang dami ng produksyon nito, matagal nang nangingibabaw ang Candlelight Trading Firm sa merkado ng Star Moon Kingdom. Gayunpaman, ang Candlelight ay naging numero unong trading firm ng Star Moon Kingdom. Bukod dito, dahil sa kakulangan ng background ng Candlelight Trading Firm, nakabili lamang ito ng limitadong bilang ng mga land na may mataas na potensyal sa kabila ng lahat ng pagsisikap nito. Kung tungkol sa mga gininto ang lupain ng mga pangunahing lungsod, una, hindi ito kayang bayaran ng trading firm. Pagkatapos ng lahat, ang isang gininto ang lupa ay nagkakahalaga ng halos tatlo o apat na mataas na potensyal na lupain sa parehong lungsod. Maliban kung nilayo ng Zero Wing na iset up ang isang partikular na lungsod bilang pangunahing punong tanggapan nito o nagpunta sa isang paggastos, hindi ito bibili ng gininto ang lupain ng isang lungsod. Pangalawa, ang mga miyembro ng Zero Wing ay walang kinakailangang reputasyon para makabili ng mga gintong lupain sa ibang mga lungsod. Sa makatuwid, ang pag-unlad ng Candlelight Trading Firm sa Star Moon Kingdom ay limitado. Sa kabilang banda, upang maiwasan ang kompetisyon sa Candlelight Trading Firm, ang mga lands ng Gentle Snow na may mataas na potensyal ay binili sa mga lungsod na kulang sa presensya ng Candlelight o matatagpuan malayo sa Candlelight shops. Sa pamamagitan ng pagbebenta ng mga land na ito sa Zero Wing, nabayaran na lamang ni Gentle Snow ang mga pagkukulang ng Candlelight Trading Firm. Bukod dito, kamakailan lamang ay nag-recruit ang Candlelight Trading Firm ng malaking bilang ng mga manlalaro ng lifestyle. Kapag napangalagaan ng trading firm ang mga manlalaro ng lifestyle na ito, magiging kapahamakan ito para sa kanilang mga guild na limitado na sa isang maliit na sulok ng market. Gayunpaman, wala silang magagawa para apihin ang Candlelight Trading Firm sa Star Moon Kingdom. Habang sinubukan ng iba't ibang malalaking guild ng Star Moon Kingdoms na mag-isip ng solusyon para makayanin ang bagong lakas ng Candlelight Trading Firm, nag-teleport si Shafeng sa Emerald City mula sa Imperial Capital ng Black Dragon Empire, ang Black Dragon City. Sa sandaling lumabas si Shafeng sa teleportation hall, natagpuan niya ang kasing dami ng mga manlalaro sa Emerald City tulad ng sa White River City.
Tanging ang mga antas at kagamitan ng mga manlalaro ay bahagyang mas mababa sa mga nasa kanyang sariling lungsod. Sa kasalukuyan, dahil sa teleportation house, madaling mahanap ang level 37 o level 38 na mga manlalaro na gumagala sa mga kalye ng White River City. Bago yun, ang mga eksperto sa level 39 ay kasing bihira ng isang balahibo ng Phoenix. Ang Emerald City, gayunpaman, ay naiiba. Bihirang makita ni Shafeng ang mga manlalaro ng level 36 na gumagala sa mga lansangan, lalo na ang mga nakaabot sa level 37 o mas mataas. Gayunpaman, hindi katulad ng mga kaharian, ang pangalawa o unang antas na mga lungsod na may populasyon na umaabot sa 10-10 milyon ay itinalaga sa mga imperyo ng God's Domain. Madaling makahanap ng maraming gaming workshop at guild na nakabase sa mga lungsod na ito. Sa pagiging isa sa Emerald City sa nangungunang 10 lungsod ng Black Dragon Empire, nakita ni Shafeng ang mga miyembro mula sa hindi bababa sa 10 iba't ibang guild na ginagawa ang kanilang negosyo. Bihira ang ganitong tanawin sa Star Moon Kingdom. Sa pangkalahatan, 3 o 4 na malalaking guild lamang ang lumaban sa mga pangunahing lungsod nito. Ang Emerald City, sa kabilang banda, ay mayroong higit sa 10, at kahit ang pinakamahina sa kanila ay ang mga second-rate na guild. Para sa mga first-rate na guild, nagbilang si Shafeng ng 3 mula sa kinatatayuan niya. Ang Emerald City ay mayroon ng kasing daming first-rate na guild gaya ng Star Moon Kingdom. Naaalala ko na ang Undefeated Dynasty ay ang naghaharing guild ng Emerald City noong nakaraan. Sa maraming mga first-rate na guild, ang Undefeated Dynasty ay medyo mapagparaya. Hindi ko kailangang mag-alala tungkol sa anumang problema kung magtatakda ako ng shop dito. Lihim na tinasa ni Shafeng ang sitwasyon ng lungsod habang nakasakay siya sa isang advanced na karuwahe ng kabayo. Batay sa kanyang nakikita, ang malaking bilang ng mga manlalaro ng guild na gumagala sa mga lansangan ay kabilang sa Fantasy Shrine at Undefeated Dynasty. Ang isa pang first-rate guild ay ang World Dominators, na pamilyar kay Shafeng. Mula nang ang Zero Wing ay naging overlord ng White River City, ang World Dominators ay umatras mula sa Star Moon Kingdom, inilipat ang focus nito sa Black Dragon Empire at iba pang mga kaharian. Napapalibutan ng mga bulubundukin ang Emerald City, at nagbunga ito ng mga bihirang ores at emeralds. Ito ay itinuturing na isang madiskarteng lungsod sa Black Dragon Empire. Napakaraming guild sa lungsod ngayon dahil hindi gaanong pinansin ng Dragon Phoenix Pavilion ang mga ito. Pagkababa ni Shafeng mula sa karuwahe ng kabayo, nakita niya ang mahigit isang dosenang independenteng manlalaro na umaalis sa New Moon Trading Firm. Ang mga manlalarong ito ay may napakataas na antas, na ang pinakamababa sa kanila ay level 36 at ang natitira ay level 37. Sa isang malaking guild, sila ay magiging mga piling miyembro. Para sa kanilang mga pamantayan sa pakikipaglaban, sa yugtong ito ng laro, napakahirap para sa mga independenteng manlalaro na hindi pa nakarating sa 5th palapag ng Trial Tower na maabot ang level 37. Bukod dito, ang mga manlalarong ito ay may mahusay na kagamitan. Kahit na ang pinakamababang kagamitan na kanilang isinuot ay isang level 35 secret silver ramp. Sa mata ng mga ordinaryong manlalaro, tiyak na maituturing silang mga eksperto. Damn it, to think na ang Intermediate Regeneration Potions at Intermediate Mana Recovery Potion ay mabenta ng napakabilis. Kung alam ko lang na may mangyayaring ganito, nag-imbak na ako. Ngayon, hindi ako makakakuha ng kaunting bounty reward kahit anong pilit ko. Wala na tayong magagawa. Sino ang mag-aasang magsisimula ang Fantasy Shrine at Undefeated Dynasty ng digmaan laban sa isa't isa sa Emerald City? Naglalagay pa nga sila ng bounty sa mga miyembro ng isa't isa. Talaga, ano ang nangyayari sa mga guild na ito? Bakit sila biglang nagdeklara ng digmaan sa isa't isa? Hindi pa ba nila pinagtitiyagaan ang isa't isa hanggang ngayon? Base sa ilang insider information na nakuha ko, tila ang 2 guild ay nakadiscover ng isang bayan sa itaas ng isang ugat ng Mithril. Kung ang bayan ay nakuha, ang mga manlalaro ay maaaring malayang mina ang ugat. Isang ugat ng Mithril. Hindi ba sila yayaman kung mabihag nila ang bayan? Alam ko naman, diba? Gayunpaman, ang mga NPC na nagbabantay sa bayang iyon ay pambihira. Ang pagkuha ng bayan ay magiging napakahirap.
Kung tambangan ng isang guild ang isa pa, mauubos ang pagsisikap ng huli. Iyon ang dahilan kung bakit sinusubukan ng magkabilang panig na maghabol sa isa't isa palabas ng Emerald City. Siguradong madali lang ang malalaking miyembro ng guild. Habang ang mga independenteng manlalaro na tulad namin ay pinapapagod ang sarili para lang makahanap ng mga ordinaryong ores, nakukuha nila ang mithril ore sa kaligtasan ng isang bayan. Habang pinag-uusapan ng mga manlalarong ito ang ugat ng mithril, halos maglaway sila. Kahit na ang mithril ore ay hindi partikular na mahalaga, ito ay madalas na ginagamit upang pekay ng mga armas at kagamitan. Sa pangkalahatan, ang pagbebenta ng mithril ore ay napakadali. Kung maaari silang mag-ani ng tuloy-tuloy na supply ng mineral, maaari silang kumita ng mas maraming pera kaysa sa inaakala nila. Isang ugat ng mithril. Nakangiti ang mga labi ni Xia Feng habang pinagmamasdan ang papaalis na mga independent na manlalaro. Kabanata 987. Matapos umalis ang dosenang mga independenteng manlalaro sa New Moon Trading Firm, pumasok si Xia Feng sa shop. Ang mga ugat ng mithril ay isa sa mga mas karaniwang ugat ng mineral sa domain ng Diyos. Matindi rin silang nakipaglaban sa mga malalaking guild. Bilang producer ng ores at emeralds sa Black Dragon Empire, mayroong higit sa isang mineral na ugat sa paligid ng Emerald City. Ito rin ang dahilan kung bakit ang Undefeated Dynasty, ang pinuno ng Emerald City noong nakaraan, ay nagkamal ng kayamanan. Samantala, ang tanging alam ng mga manlalaro ng mithril na ugat ng Emerald City ay nasa ilalim ng Whitebone Town. Ang Whitebone Town ay medyo sikat sa nakaraan dahil ang mineral na ugat sa ilalim nito ay isang mayaman na ugat, at madaling maabot ito ng mga manlalaro para minahan ang mithril ore. Bagamat ang isa ay hindi maaaring kumita ng mas maraming pera mula sa Manatite Vein sa ilalim ng kontrol ni Raven, kung binuo, ang mga kita ay magiging lubhang kagulat-gulat. Gayunpaman, hindi pa sapat ang lakas ng mga kasalukuyang manlalaro para makuha ang Whitebone Town. Ang mga NPC na nagbabantay sa Whitebone Town ay hindi mga tao, ngunit undead. Ang kanilang mga antas ay nasa itaas ng 50. Bukod dito, ang sinumang manlalaro na pumasok sa minahan ay masusumpa, na nagiging sanhi ng pagkawala ng 10% ng kanilang HP kada 3 segundo. Ang sumpa ay tumagal din ng 1 oras. Bilang karagdagan, maraming level 70 Grand Lord ang nagtago sa kailaliman ng minahan. Sa kasalukuyang lakas ng mga manlalaro, kahit isang hukbo ng 100,000 elite ay hindi magiging sapat upang talunin ang mga halimaw na ito. Gayunpaman, nagpaalala ito kay Xia Feng ng isang bagay. Ang Basic Holy Spirit Potion. Ang item na ito ay magbibigay sa mga manlalaro ng pansamantalang kaligtasan sa mga sumpa. Gayunpaman, dahil ang potion ay basic ranggo lamang, ang mga epekto nito ay limitado. Sa kabutihang palad, ang potion ay maaaring mag-alok ng kaligtasan sa sumpa ng Whitebone Town. Dahil sa yaman ng ugat ng mithril ng Whitebone Town, maraming manlalaro ang magsasapanganib na magmina doon. Ang perang kinita ng mga manlalarong ito mula sa isang araw ng pagmimina ng mithril ore at mga byproduct nito ay higit pa sa mga nagiling ng mga halimaw sa mga field o sumalakay sa team dungeons. Dahil doon, ang Basic Holy Spirit Potion ay napakapopular sa Emerald City noong nakaraan. Ang Geuma ay hindi partikular na mahal. Sa una, ang bawat bote ay ibinebenta lamang ng 2 pilak. Kahit ordinaryong manlalaro ay kayang bayaran iyon. Ang mga epekto ng potion ay tumagal lamang ng 1 oras. Sa panahong iyon, ang isa ay madaling kumita ng higit sa 2 pilak habang nagmimina sa ilalim ng bayan. Bagamat napakataas ng antas ng mga halimaw ng Whitebone Town, ang pasukan ng minahan ay matatagpuan sa labas ng bayan. Hindi maraming halimaw ang nakipagsapalaran doon. Kaya hanggat inaakit ng isa ang mga halimaw, ang ibang mga manlalaro ay malayang makapasok sa minahan. Napakalaki ng minahan, at komplikado ang lupain nito. Napakakaunting mga halimaw din ang nagpatrolya sa minahan. Hanggat ang isa ay hindi naggalugad ng masyadong malalim, hindi sila makakahanap ng anumang makabuluhang panganib. Kapag natapos ng isang manlalaro ang kanilang pagmimina, kailangan lang nilang gumamit ng return scroll upang makaalis ng ligtas. Kaya naman, maraming mga manlalaro ang nakipagsapalaran sa pagmimina doon.
Habang mas maraming manlalaro ang tumungo sa Mithril Mine, ang presyo ng Basic Holy Spirit Potion ay mabilis na tumaas sa 5 silver. Nang maglaon, umabot pa ito ng 10 silver kada bote. Ang mga manlalaro ng Alchemist ay labis na natuwa. Ang recipe ng Basic Holy Spirit Potion ay hindi partikular na mahirap makuha. Ang level 30 at mas mataas na Team Dungeons ay nagkaroon ng pagkakataong ibagsak ito. Sa kasamaang palad, ang drop rate ay napakababa, na nagresulta sa ilang mga kopya sa merkado. Ang mga materyales ng potion ay medyo karaniwan din. Ang paggawa ng pangunahing pangangailangan ng potion ay isang Holy Spirit flower na itinuturing na isang pambihirang damo. Ang paggawa ng potion ay hindi nagkakahalaga ng 1 silver. Sa pag-iisip hanggang sa puntong ito, kumilos si Xia Feng. Ito ay isang mahalagang pagkakataon upang gumawa ng 1 kapalaran. Ang populasyon ng manlalaro ng Emerald City ay milyon-milyon. Kapag natuklasan ng mga manlalaro ang paraan ng pagmimina sa Whitebone Town, lumagsa ang mga pulutong ng mga manlalaro sa Mithril Vein. Maaaring isipin ng isa kung gaano kalaki ang market para sa Basic Holy Spirit Potion. Kasunod nito, pinalitan ni Xia Feng ang pangalan ng New Moon Trading Firm sa Candlelight Trading Firm at inalis ang mga manlalaro at produkto ng lifestyle sa shop. Pagkatapos ay naglakbay siya sa City Hall at gumastos ng 1,000 gold para i-upgrade ang shopfront sa pinakamataas na ranggo na magagamit. Kumuha rin siya ng mga NPC para bumili ng iba't ibang uri ng ores, herbs, at emeralds. Para sa mga produktong Candlelight na ibebenta sa shop na ito at sa mga tauhan ng shop, ipinasa ni Xia Feng ang responsibilidad sa management team ng Candlelight Trading Firms. Samantala, bumisita siya sa mga auction house sa iba't ibang lungsod ng Black Dragon Empire para bumili ng Basic Holy Spirit Potion Recipe at Holy Spirit Flowers. Matapos gumugol ng halos buong araw na tulad nito, sa wakas ay binili ni Xia Feng ang lahat ng mga recipe sa merkado ng Black Dragon Empire. Nakakuha siya ng kabuuang 776 na recipe. Kahit na ang paraan upang makuha ang recipe ay madali, ang drop rate nito ay masakit na mababa. Ang kasalukuyang presyo sa merkado ng recipe ay hindi mataas. Gumastos lang si Xia Feng ng humigit kumulang 35 hanggang 40 silver coins para sa bawat kopya. Sa pangkalahatan, hindi pa siya gumastos ng 300 gold para bilhin ang lahat ng kopya. Ang mababang presyo ay higit sa lahat dahil sa mga manlalaro na walang pangunahing paggamit para sa Basic Holy Spirit Potion. Hindi lang ito isa sa mga maiinit na bagay ng Alchemist. Kung naghahanap siya ng mga recipe ng Intermediate Regeneration Potion at Intermediate Mana Recovery Potion, gayunpaman, mas mahal ang mga ito. Sa napakaraming recipe, kahit na natutunan ito ng bawat alchemist sa Candlelight Trading Firm, marami pa rin siyang matitira. Bumili din si Xia Feng ng mahigit 6,500 stack ng Holy Spirit Flowers na May 20th bulaklak bawat stack. Sa kasalukuyan, ibinebenta ang bawat stack ng humigit kumulang 12 hanggang 13 silver. Sa kabuuan, gumastos si Xia Feng ng mahigit 800 gold sa Holy Spirit Flowers. Saglit, bibili ako ng Candlelight ng Holy Spirit Flowers. Si Xia Feng ay halos nasiyahan sa kung ilang Holy Spirit Flowers ang kanyang nakuha. Sa pagtatapos ng araw, ang bulaklak ng banal na espiritu ay isang pambihirang damo. Sa halip na ibenta ito, kadalasang pinipili ng karamihan sa guild na iimbak ang mga bulaklak sa kanilang guild warehouse. Ang mga independenteng manlalaro lamang ang nagbebenta ng damo, kaya limitado ang supply sa merkado. Kung gagawin niyang Basic Holy Spirit Potion ang 6,500 plus stacks ng Holy Spirit Flower na ito, magkakaroon siya ng sapat na sapat para tumagal ang mga manlalaro ng Emerald City ng medyo matagal. Hanggat ang pagkuha ng Candlelight Trading Firm ng Holy Spirit Flowers ay makakasabay sa hinihingi ng potion, ang Emerald City ay magiging isang matatag na mapagkukunan ng kita para sa trading firm sa medyo mahabang panahon. Gumastos din si Xia Feng ng 3,000 gold para magtayo ng Advanced Guild Hall sa Lakeheart City. Bagamat ang lupang binili niya mula sa Phoenix Rain ay hindi maihahambing sa pangunahing guild residence ng Zero Wing, ang matayog na Advanced Guild Hall ay sapat na kahanga-hanga upang mabigla ang mga manlalaro ng Lakeheart City. Wow! May estilo ang guild na ito.
Nagtataka ako kung aling guild ito, kung iisipin na sino man ang gustong bumuo sa backwater na lungsod na ito. Hindi naman dapat malaking guild, diba? Marahil ito ay isang third-rate na guild. I guess tama ka. Walang paraan na magustuhan ng isang malaking guild ang ating Lakeheart City. Walang gaanong manlalaro na naninirahan sa Lakeheart City dahil sa lokasyon nito sa isang isla. Wala rin masyadong magandang level ang spot sa paligid. Ang kasalukuyang populasyon ng lungsod ay bahagyang higit sa 100,000. Walang first-rate guild ang mag-aaksaya ng kanilang pagsisikap sa isang tiwangwang na lungsod na tulad nito. Bilang resulta, isang second-rate guild lamang ang namuno sa Lakeheart City. Bukod dito, ang pangunahing punong tanggapan nito ay hindi matatagpuan sa lungsod. Sa halip, nakabase ito sa isang pangunahing lungsod na may populasyon ng manlalaro na mahigit kalahating milyon. Higit pa rito, ang guild residences sa Lakeheart City. Malayo sila sa kahangahangang advanced guild hall ng Zero Wing. Ha! Sandali lang! Tingnan ang emblem sa bandila ng guild na iyon. Hindi ba't parang anim na pakpak na emblem ni Zero Wing? Kabanata 988. Nang marinig ang pangalan ni Zero Wing, lumingon ang mga manlalaro sa kalye upang tingnan ang watawat na lumilipad mula sa bubong ng guild hall. Ito ay talagang isang anim na pakpak na emblem. Ano? Ang number one guild ng Star Moon Kingdom ay talagang nagsisimula ng branch guild dito. Maraming tao ang nakadama ng panginginig na gumapang sa kanilang mga gulu god, labis na punanabik sa kanila habang nakatitig sila sa bandila ng guild. Walang makapaniwala sa kanilang mga mata. Bagamat ang Lakeheart City ay nasa Black Dragon Empire, ang imperyo ay kalapit ng Star Moon Kingdom. Sila ay up-to-date tungkol sa mga kalapit na kaharian. Madalas din silang bumili ng kopya ng listahan ng mga eksperto ng Domain ng Diyos. Alam ng lahat ang tungkol sa Zero Wings Guild Leader, Black Flame. Bukod dito, ang pinuno ng imperial na kabisera ng Black Dragon Empire, ang Dragon Phoenix Pavilion, ay nagdusa sa mga kamay ni Zero Wing. Sa napakalakas na guild na lumilitaw sa Lakeheart City, paano nila mapipigil ang kanilang panonibig? Dahil darating si Zero Wing dito. Ibig sabihin ba nito ay magkakaroon tayo ng pagkakataong sumali sa Zero Wing? I guess so. Kapag nabuo ang isang guild sa isang bagong lungsod, karaniwang kinukuha nito ang ilan sa mga lokal na manlalaro upang unti-unting lumawak. Narinig ko na ang mga benepisyong inaalok ng Zero Wing ay kahanga-hanga. Mas mahusay pa sila kaysa sa inaalok ng mga first-rate na guild. Sa ibang guild, nabalitaan ko na ang mga core member lang ang makakagamit ng mga private room ng guild hall. Sa kabilang banda, kailangan lang maging elite member sa Zero Wing para magrenta ng private room at makaipon ng double EXP buff. Matagal ko nang gustong sumali sa Zero Wing. Sa kasamaang palad, masyadong mahal ang pag-teleport mula sa Black Dragon Empire hanggang sa White River City. Ngayon, gayunpaman, hindi ko kailangang mag-alala tungkol sa mga bayarin sa teleportation. Pinuno ng pag-asam ang mga puso ng mga independenteng manlalaro na ito bilang bagong guild residents ng nakamamanghang Zero Wing. Sa mga ordinaryong manlalaro, masyadong mahal ang paglalakbay sa ibang bansa. Kahit na ginugol nila ang kanilang buong kapalaran sa paglalakbay sa White River City, walang garantiya na sila ay tatanggapin sa guild. Higit pa rito, matagal na nilang pamilyar ang kanilang sarili sa Lakeheart City at sa paligid nito. Kung nagsimula silang umunlad sa isang hindi kilalang lungsod, ang kanilang bilis ng pag-level at pang-araw-araw na kita ay bababa ng gusto. Bilang karagdagan, hindi tulad sa Lakeheart City, wala silang mga kasamang maaasahan sa White River City. Ngayon, gayunpaman, nagbago ang mga panahon. Dinagtagal pagkatapos lumitaw ang Zero Wings Branch Guild, mabilis na kumalat ang balita tungkol sa bagay na ito sa buong lungsod. Ang ilan ay natuwa, habang ang iba ay nag-alala. Para sa mga independenteng manlalaro, magandang balita ang hitsura ni Zero Wing. Sa mga lokal na guild, gayunpaman, walang maganda sa pag-unlad na ito. Nang matanggap ng Crimson Castle Guild, ang second-rate guild na namumuno sa Lakeheart City, ang balita, nagsagawa ito ng emergency meeting sa mga upper echelon nito. Bakit biglang nagpakita si Zero Wing sa isang backwater city tulad ng Lakeheart City?
Kung talagang nilayo ng Zero Wing na mag-develop dito, ita-target nila ang mga lugar na may mataas na mapagkukunan na karaniwan nating inookupahan. Ano ang dapat ikatakot? Kahit na malakas ang Zero Wing sa Starmoon Kingdom, ito ang Lakeheart City. Ito ang aming teritoryo. Mas pamilyar tayo sa paligid ng lungsod kaysa sa Zero Wing. Kahit na magkaroon ng digmaan sa pagitan ng ating mga guild, ang mananalo ay hindi nakatakda sa bato. Mainit na tinalakay ng mga upper echelon ng Crimson Castle ang sitwasyon. Kahit na ang mga leveling area sa paligid ng Lakeheart City ay hindi partikular na kapakipakinabang, kapag ang mga manlalaro ay naging pamilyar sa lugar, ang kanilang leveling speed ay tataas. Bukod dito, hindi tulad ng ibang mga lungsod, kakaunti ang mga guild sa Lakeheart City. Pinahintulutan nito ang Crimson Castle na makakuha ng maraming hilaw na materyales ng napakadali. Hindi na kailangang masyadong magtrabaho tungkol dito. Narinig ko na ang sitwasyon sa Starmoon Kingdom ay hindi masyadong stable. Ang Zero Wing ay hindi masyadong magtutuo ng pansin sa pagsakop sa Lakeheart City. Bukod dito, ang Dragon Phoenix Pavilion ay may samal ng loob laban kay Zero Wing. Kung iuulat natin ang pagdating ni Zero Wing sa pavilion, ang pavilion ay maghihiganti, sabi ng marangal, nasa katanghali ang gulang na lalaki sa upuan ng guild leader habang pinagmamasdan ang mga nagtatalong manlalaro sa harapan niya. Sa malalim na tono, sinabi niya, sa panahong ito, bantayan ang mga miyembro ng Zero Wing. Iulat ang lahat sa pavilion. Nang marinig ang utos ng kanilang guild leader, natahimik ang mga upper echelon ng Crimson Castle at tumango bilang pagsang-ayon. Gaya ng sinabi ng kanilang guild leader, ginamit ni Zero Wing ang Dragon Phoenix Pavilion bilang isang stepping stone para sumikat, na nag-iiwan sa prestihiyo ng pavilion sa pagkasira. Pagkatapos ng insidenteng iyon, ang Nine Dragons Emperor ng Heavenly Dragon Pavilion ay nagpahayag na hindi niya hahayaang magpahinga ang bagay. Kahit na ang pakikitungo sa Zero Wing sa Starmoon Kingdom ay mahirap para sa Dragon Phoenix Pavilion, ito ay ibang kwento sa Black Dragon Empire. Ang Black Dragon Empire ay ang teritoryo ng pavilion. Paglalaro ng bata ang pag-aalaga sa isang maliit na branch guild. Habang naghash ang Crimson Castle ng plano para harapin ang Zero Wing, gumastos si Shafeng ng 300 gold para itali ang mga coordinate ng guild transfer scroll. Pagkatapos, ang mga miyembro ng Zero Wing sa White River City ay maaaring bumili na lang ng guild transfer scrolls ng Lakeheart City upang direktang maglakbay sa lungsod. Ang guild transfer scroll ay isa sa pinakamalaking benepisyo ng guild. Hindi tulad ng mga teleportation hall ng mga lungsod ng NPC na naninangil ng matarik na teleportation fee, kailangan lang ng mga manlalaro na bumili ng kaukulang guild transfer scroll para maabot ang kanilang gustong guild residence. Gayunpaman, ang gayong malaking benepisyo ay may mga paghihigpit. Ang mga manlalaro ay pinapayagan lamang na magdala ng isang guild transfer scroll sa bawat pagkakataon. Bukod dito, ang scroll ay may napakahabang cooldown. Iba-iba rin ang mga presyo ng transfer scrolls depende sa distansya sa pagitan ng destinasyon at kung saan ito binili. Anuman, ito ay mas mura pa rin kaysa sa paggamit ng mga teleportation hall. Kung ang isang guild ay may sapat na guild residences, madali nitong mapapalitan ang mga teleportation hall. Nang matapos na ay binding ni Shafeng ang mga coordinate, tiningnan niya ang oras. Sumulyap sa madilim na kalangitan, tinawag niya ang interface ng kanyang system, nagbabalak na mag-log off para sa araw at magpahinga. Ngayong naitatag na niya ang branch guild ng Lakeheart City, kailangan niya si Aqua Rose para ilipat ang mga batch ng mga piling miyembro. Tungkol naman sa isyu sa pagwawalang halimaw ni Raven, inutusan na ni Shafeng si Flying Shadow na hawakan nito. Noong una, sinadya niya ang Fire Dance na gawin ang gawain. Gayunpaman, kasalukuyang abala ang Fire Dance sa pangunguna sa mga miyembro ng Zero Wing sa pagsalakay sa Undead Gorge at wala ng oras na maglaan. Kaya, ginamit niya ang kanyang susunod na pinakamagandang option, Flying Shadow. Ang Flying Shadow ay ang pangalawang pinakamahusay na assassin ni Zero Wing. Hindi lang medyo mataas ang movement speed niya, pero nakakagalaw din siya ng patago. Hindi siya madaling ma-detect. Kapag oras na para itaboy ang pagsalakay ng halimaw, maaaring gamitin ng Flying Shadow ang Monster Repellent Scroll nang walang nakakapansin, na makakabawas sa pagkakataong matuklasan ni Raven ang scroll.
Kahit na ang Monster Repellent Scroll ay napakabihirang at kakaunti ang nakakaalam tungkol dito, dahil ang Quiet Melody, ang Vice Temple Master ng Sacred Temple, ay bumili ng napakarami sa Blackwing City, itinuring ni Xia Feng na matalinong gamitin ang mga scroll ng maingat, itinatago ang paggana ng scroll. Sa anumang kaso, kailangan lang ni Zero Wing na itaboy ang mga pagsalakay. Hindi ito obligadong ihayag ang paraan nito sa paggawa nito. Pagkatapos i-click ang logout na button, habang naghihintay si Xia Feng sa logout timer, nakaugalian niyang ginagamit ang Golden Stigmatas Detect Skill. Ang paghahanap na hanapin ang Seven Treasures ay tunay na masama. Sa sobrang laki ng domain ng Diyos, paano niya hahanapin ang mga ito? Sa kabutihang palad, nabigyan siya ng napakahabang limitasyon sa panahon upang makumpleto ang paghahanap. Kaya naman, regular na ginagamit ni Xia Feng ang detect skill isang beses sa isang araw. Kung hindi dahil sa isang araw na cooldown ng skill, ang paghahanap niya sa Seven Treasures ay magiging mas mabilis. Pagkatapos gamitin ang detect skill, narinig ni Xia Feng ang tunog ng notification ng system. System, natukoy ng Golden Stigmata ang mga alon ng enerhiya ng Seven Treasures. Nais mo bang subaybayan ang mga alon ng enerhiya? Bakit nandito ang Seven Treasures? Agad na natigilan si Xia Feng. Hindi niya akalain na makakatagpo siya ng mga energy wave ng Seven Treasures sa Lake Heart City. Kabanata 989. Nang marinig ang notification ng system, agad na itinigil ni Xia Feng ang proseso ng pag-logout at piniling subaybayan ang mga alon ng enerhiya. Ang Golden Stigmatas Detect ay may 50,000 yarda na hanay na hindi partikular na malaki. Nagawa ng skill na masakop ang Lake Heart City pati na rin ang nakapalibot na kagubatan at mga bukid. Hindi dapat magkaroon ng anumang mga halimaw sa loob ng saklaw na iyon, at mas malamang na mayroong anumang mga labi. Kung hindi, matagal nang may nakatuklas sa kanila. Pagkatapos ng lahat, imposible para sa isang lungsod ng NPC na maitayo sa itaas ng isang relic. Gayunpaman, ang Seven Treasures, na nawala sa loob ng maraming taon, ay lumitaw sa gitna ng kawalan. Ito ay hindi maisip. Gaya ng inaasahan, nasa loob ito ng lungsod. Hindi napigilan ni Xia Feng ang kanyang pagtataka nang makita niya ang nakitang lokasyon sa kanyang mapa. Ito ay dapat sa Nobles District. Bagamat alam ni Xia Feng na ang Seven Treasures ay maaaring nasaan man, sino ang makakapag-akala na makikita niya ang maalamat na Seven Treasures sa Nobles District ng Lake Heart City? Kung alam ng War God's Temple na ang Seven Treasures ay nasa Black Dragon Empire, binaliktad na sana nila ang imperyo sa kanilang paghahanap, hindi pa banggitin ang hindi gaanong kahalagahan ng Lake Heart City. Pagkatapos suriin ang pangkalahatang lokasyon, ipinatawag ni Xia Feng ang Demonic Flame Tiger at sisingilan patungo sa Nobles District. Isang halimaw. Isang halimaw ang lumitaw sa lungsod. Crap, iyon ay isang mount. Anong klaseng mount yan? Napaka-cool. Nang makita ng mga manlalaro sa kalye ang Demonic Flame Tiger na umaalis sa Zero Wing's Residence, natulala sila. Ang isang lungsod tulad ng Lake Heart City ay walang kahit isang level 40 player, lalo na ang isang mount. Kaya naman, nang makita ng mga manlalarong ito ang Marangle, matayog na Demonic Flame Tiger, mas naging masigasig silang sumali sa Zero Wing. Black Dragon Empire, Dragon Phoenix Pavilion's Guild Residence, pagpasok sa opisina ng Guild Leader, isang maganda at matangkad na babaeng summoner ang may paggalang na nagulat, Vice Guild Leader, ang Crimson Castle's Guild Leader ay humihiling na makipagkita sa iyo. Sinasabi niya na ito ay may kaugnayan sa Zero Wing. Naiintindihan ko. Mukhang kakaunti ang hindi nasisiyahan sa Zero Wing ngayon, sabi ni Blood Dragon, ang guild leader ng Dragon Phoenix Pavilion's Black Dragon Empire Branch Guild, habang tumatawa. Ghost, ipasok mo siya. Tumango ang babaeng summoner na si Beautiful Ghost. Umalis siya sa opisina para gabayan ang guild leader ng Crimson Castle. Sa loob ng silid ng pagtanggap ng Dragon Phoenix Pavilion, may tiyagang naghihintay ang isang matipunong lalaki na may taas na halos 2 metro. Ang lalaking ito ay walang iba kundi ang guild leader ng Crimson Castle, si Crimson Fox. Bakit hindi pa nila ako nakikita? Nadismaya si Crimson Fox habang nakatingin sa labas ng window pane sa mga miyembro ng Dragon Phoenix Pavilion na ginagawa ang kanilang negosyo.
Oo naman, ang pavilion ay nararapat na tawaging isang super first rate guild. Sa kabila ng pagiging isang branch guild's residence lamang, nakita niya ang maraming eksperto na gumagalaw sa bulwagan, na marami sa kanila ang naglalabas ng malaking pressure. Sa mga ekspertong ito, kinainggitan niya ang kagamitan ng ilang manlalaro. Ang Crimson Castle ay hindi kailanman may kukumpara sa isang guild tulad ng Dragon Phoenix Pavilion. Ang Crimson Fox ay orihinal na nilayo na ipadala ang isa sa mga upper echelon ng guild sa pavilion. Gayunpaman, nang isipin niya ang marahas at mayabang na ugali ng vice guild leader ng pavilion, Blood Dragon, naramdaman niyang mas ligtas kung bibisita siya ng personal sa guild. Nang makarating siya sa Pavilion's Guild Residence, buo ang kanyang paniniwala na tama ang desisyon niya. Ang kinatawa ng kanyang guild ay hinding-hindi papayag ang makapasok sa mga tarangkahan ng pavilion. Bukod dito, hindi nagtagal, nakatanggap siya ng isa pang mensahe mula sa kanyang mga nasasakupan na nagsasabi na ang Demonic Flame Tiger ng Zero Wing ay lumitaw sa Lake Heart City. Ang mga upper echelons ng iba't ibang guild ng God's Domain ay hindi estranghero sa Demonic Tiger. Pagkatapos ng lahat, ang Demonic Tiger ay kilala bilang ang pinakamahusay na mount sa domain ng Diyos. Marami pa nga ang naghinala na maaaring ito ay isang fine gold mount. Bukod dito, ang makapangyarihang may-ari ng mount na ito ay walang iba kundi si Yefeng ni Zero Wing. Alam ng mga nakakaunawa sa Zero Wing na ang posisyon ni Yefeng sa guild ay tiyak na kabilang sa nangungunang tatlo. Baka pangalawa lang siya sa Zero Wing's guild leader, Black Flame. Idiniin ng gayong mahalagang figure sa Lake Heart City si Crimson Fox. Ang sinumang may kakayahang manguna sa isang malaking guild ay hindi tanga. Sa isang pigurang tulad ni Yefeng na bumibisita sa lungsod, malinaw kung gaano kahalaga ang Lake Heart City para kay Zero Wing. Kung hindi nila aalisin ang Zero Wing sa lalong madaling panahon, sandali na lang at bumagsak ang Crimson Castle mula sa posisyon ng pinuno ng lungsod. Habang abala si Crimson Fox sa mga pag-iisip na ito, bumukas ang mga kahoy na pinto ng reception room. Isang matangkad na dilag saka pumasok sa kwarto. Ang babaeng ito ay ang babaeng Summoner Beautiful Ghost na nagsumbong sa Blood Dragon. Nang magtama ang mga mata ni Crimson Fox kay Beautiful Ghost, kinilig siya. Tumunog ang mga alarma sa kanyang isipan, nagbabala sa kanya na mag-ingat sa babaeng nakatayo sa kanyang harapan. "Ikaw si Crimson Fox. Follow me," sabi ni Beautiful Ghost. Matapos mapatitig kay Crimson Fox, tumalikod siya at lumabas ng reception room na walang pakialam. Walang bahid ng paggalang ang kanyang mga mata nang tumingin siya kay Crimson Fox. Sa halip, hinamak nila na parabang nanunood siya ng langgam. Kung hindi dahil sa utos ni Blood Dragon, hindi niya sana pinansin ang lalaki. Bagamat gustong tumugon ni Crimson Fox, pagkatapos ng ilang sandali ng pag-aalinlangan, pinili niyang isara ang kanyang bibig. Bukod sa nasa banyagang lupa siya, mas malakas pa sa kanya ang babaeng summoner na ito. Hindi lang siya level 39, ngunit ang kanyang kagamitan ay nag-radiated din ng kakaibang glow ng dark gold item. Bukod dito, malinaw na mga piraso ng isang set ang pulang asul na damit, kasuotan sa ulo, at iba pang kagamitan. Sa madaling salita, nagsuot si Beautiful Ghost ng Dark Gold Set Equipment. Kung ikukumpara, mayroon lang siyang mga individual na piraso ng Level 35 Dark Gold Equipment. Isang Level 35 Dark Gold Set Equipment. Gaya ng inaasahan sa isang super first rate na guild. Napangiti ng mapait si Crimson Fox. Wala siyang choice kundi tisi ng mapangasar na tingin ng babaeng ito. Pagkatapos ng lahat, higit pa sa kinita niya ang kanyang kaiabangan. Gayunpaman, hindi alam ni Crimson Fox na ang Beautiful Ghost's Dark Gold Set Equipment ay hindi level 35 set. Kung naruroon si Shafeng, nakilala niya agad ang kagamitan. Ito ang level 40 Dark Gold Set Equipment, Life Summons. Tanging ang level 40 at mas mataas na Field Great Lords lang ang nagkaroon ng pagkakataong malaglag ang mga set piece na ito. Sa una, ang level 40 summoners lamang ang maaaring magbigay ng set ng life summons. Gayunpaman, ang kagamitang ito ay medyo espesyal. Kung ang isa ay may lahat ng 5 piraso ng set, ang antas na kinakailangan ay bababa ng 5 antas.
Sa pangunguna ni Beautiful Ghost, mabilis na nakarating si Crimson Fox sa opisina ng guild leader sa ikatlong palapag. Sa kanyang paglalakbay, nakita ni Crimson Fox ang maraming level 50 NPC guards. Kung walang taong may kaugnayan bilang gabay, kahit na ang mga piling miyembro ng guild ay hindi papayag ang malapit sa opisina ng guild leader. Pagpasok sa opisina, hindi sinasadyang kinilig si Crimson Fox. Nakaramdam siya ng matinding pressure, halos parang isang boss na halimaw ang kasama niya sa kwarto. Bukod dito, hindi ito parang ordinaryong boss na halimaw. At least, parang Lord Boss o mas malakas. Paano ito posible? Tinitigan ni Crimson Fox ang Blood Dragon na nakasandal sa upuan sa opisina habang umiinom ng isang baso ng alak, nagulat na pinupuno ang kanyang puso. Ito ba ang Vice Guild Leader ng Dragon Phoenix Pavilion? Sa sandaling ito, nahihirapang huminga si Crimson Fox. Kumpara sa Blood Dragon, biro lang ang pressure na naramdaman niya noon kay Beautiful Ghost. Laban sa Beautiful Ghost, maaari siyang, higit pa o mas kaunti, na hindi maapektuhan. Gayunpaman, kapag nakaharap sa Blood Dragon, ang kanyang mga paggalaw ay medyo matamlay. Sa labanan, ang pressure na ito ay lubos na makakaapekto sa kanyang lakas sa pakikipaglaban. Pero mas nakakaloka ang eksena sa loob ng opisina. Nakaupo sa tapat ng Blood Dragon ang isang napakagandang babae na, sa kabila ng malakas na pang-aapi ng isip sa silid, ay tila hindi naapektuhan. Kabanata 190. Sino siya? Unconsciously napunta ang atensyon ni Crimson Fox sa maaliwalas na babae. Sa kasalukuyan, ang Blood Dragon ay level 40, at ilan lamang sa mga manlalaro sa buong Black Dragon Empire ang nakaabot sa level na ito. Ang mga manlalaro sa level 40 ay higit na malakas kaysa sa mga manlalaro sa level 39 sa mga tuntunin ng mga katangian dahil maaari silang magbigay ng kagamitan sa level 40. Kung kahit siya, isang taong nakasuot ng buong koleksyon ng level 35 dark gold equipment, ay nakakaramdam ng napakalaking pressure mula sa Blood Dragon, may isip na lang ng isa kung gaano katindi ang pressure na mararamdaman ng isang level 20 player sa aura ng Blood Dragon. Gayunpaman, itinuring ng misteryosong babae na nasa harapan niya ang hindi nakukuhang aura ng Blood Dragon na parang simoy ng tagsibol. Bilang karagdagan, ang misteryosong babae mismo ay naglabas ng isang marangal at magandang aura na nagudyok sa isa sa pagpapasakop. "Umupo ka," sabi ni Blood Dragon kay Crimson Fox habang itinuro ang isa sa mga upuang kahoy sa kabilang panig ng kanyang mesa. "Hayaan mong ipapakilala kita. Ang kagandahang ito ay ang kinatawan ng Blackwater Corporation, si Chin Myon. Tulad mo, nandito siya para sa Zero Wing. Ang Blackwater Corporation." Natigilan si Crimson Fox. Narinig ng lahat ang tungkol sa Blackwater Corporation. Ito ay isang Fortune 500 na kumpanya. Samantala, ang dalagang nauna sa kanya ang napiling kumatawan sa naturang malaking korporasyon. Guild Leader Crimson, kung mayroon kang anumang impormasyon tungkol sa Zero Wing na nais mong ibahagi, mangyaring sabihin sa amin. Naniniwala ako na interesado rin si Miss Mayon na marinig ito, sabi ni Blood Dragon, na nakangisi. Kinakabahang tumango si Crimson Fox. Pagkatapos ay ipinahayag niya ang lahat tungkol sa pagunlad ng Zero Wing sa Lakeheart City. "Vice Guild Leader Blood, nakita mo na ang ambisyon ni Zero Wing para sa iyong sarili. Kung hahayaan natin ang Zero Wing na bumuo ng higit pa, walang sino man ang makakapaggarantiya na ang Zero Wing ay hindi magtatakda ng mga pasyalan nito sa Black Dragon Empire. Kung hindi tayo gagawa ng mga hakbang upang mapigil ang guild, sa bilis ng pagunlad nito hanggang ngayon, hindi magtatagal bago ito lumaki ng napakalaki na kahit ikaw ay magiging walang magawa laban dito," nakangiting sabi ni Chin Myon. "Dapat mong isaalang-alang ang aking naunang panukala." Si Chin Myon ay may boses ng sirena. Nakakalasing ang mga salita niya. Kahit na ang isang dalubhasa tulad ng Crimson Fox ay hindi ganap na hindi naapektuhan. Noong una, nag-alala si Chin Myon na tatanggihan ng Dragon Phoenix Pavilion ang kanilang alok ng kooperasyon. Ngayon, gayunpaman, ang kanyang mga alalahanin ay nalutas na. Bago ito, ang mga operasyon ng Zero Wing ay limitado sa Starmoon Kingdom. Kahit gaano pa ito kalakas, hindi ito makakaapekto sa mga operasyon ng pavilion sa Black Dragon Empire.
Gayunpaman, hindi niya akalain na, sa lahat ng lugar, pipiliin ni Zero Wing na palawakin ang Black Dragon Empire. Ang Black Dragon Empire ay ang teritoryo ng Dragon Phoenix Pavilion. Para sa kapakanan ng reputasyon nito, hindi maaaring hayaan ng pavilion ng Zero Wing na magsaya dito. Kung hindi, ang naunang deklarasyon ng Nine Dragons Emperor ay hindi hihigit sa sarili niyang kahihiyan. Dahil marami nang sinabi si mismo yun, sumasang-ayon ako na magbigay ng suporta sa mga mapagkukunan, produkto, coins, at mga eksperto para tulungan kang talunin ang Zero Wing. Kapag nagawa na ang gawa, gayunpaman, gusto ng pavilion ng buong awtoridad sa Stone Forest Town. Magpahinga ka na lang. Hanggat tinutulungan tayo ng pavilion mula sa sidelines, haharapin ng Blackwater Corporation ang iba pa. Napangiti si Chin Myun. Kung wala nang dapat pag-usapan, kailangan kong umalis para iulat ang mabuting balita sa aking mga superior. Tumanggo ang Blood Dragon bago pinali si Chin Myun gamit ang kanyang tingin. Vice Guild Leader Blood, paano ang Lakeheart City? Nag-aalalang tanong ni Crimson Fox. Ang Lakeheart City ay isang mahalagang pinagkukunan ng kita para sa Crimson Castle. Kung wala ito, ang pagunlad ng guild ay lalala ng malaki. Relax. Dahil ang Zero Wing ay naglakas loob na pumasok sa Black Dragon Empire, hindi hahayaan ng pavilion na mawala ang guild. Ipapadala ko ang Blood Legion para tulungan ang Crimson Castle. Sisiguraduhin namin na pagsisisihan ni Zero Wing ang pagtahak niya sa Black Dragon Empire. Hindi napigilan ng Blood Dragon ang tumawa. Bumaling kay Crimson Fox, nagsalita siya sa nangingibabaw na tono, "Itatalaga ko ang aking tulong, Beautiful Ghost, na magutos sa operasyon. Naniniwala ako na wala kang anumang argumento, tama ba?" "Siyempre, siyempre." Excited na sabi ni Crimson Fox. Ang Blood Legion ay isang legion ng mga ekspertong assassin na alam ng lahat sa Black Dragon Empire. Hindi lamang ang mga ekspertong ito ay nagtataglay ng mahusay na kagamitan, ngunit ang bawat isa sa kanila ay sanay din sa mga pananambang sa mga bukid. Kahit na ang Blood Legion ay hindi ang pinakamalakas na puwersa ng Dragon Phoenix Pavilion, ito ang pinakakinatatakutan ng iba't ibang malalaking guild. Kahit na ang mga first-rate na guild ay natatakot sa Blood Legion. Sa labas ng mga patlang, kahit isang dalubhasang assassin ay isang puwersang hindi dapat mabilang. Alam na ang isang pangkat ng 1,000 ekspertong assassins ay naghintay para sa kanila, sino ang posibleng maging matapang upang makipagsapalaran upang gumiling ng mga halimaw. Kahit na ang isang guild ay nagpadala ng 1 maliit na hukbo ng mga manlalaro upang tugisin ang Blood Legion, ang mga pagsisikap nito ay magiging walang saysay. Ito mismo ang dahilan kung bakit namutla ang iba't ibang malalaking guild sa pagbanggit ng Blood Legion ng Dragon Phoenix Pavilion. Isang super first-rate guild lang na may makapangyarihang pundasyon ang may kakayahang mag-compile ng ganoong puwersa. Para sa isang first-rate na guild, kahit na ang pagbuo ng isang team ng 100 ekspertong assassins ay imposible. Ngayong nilayo ng pavilion na ipadala ang Blood Legion, hindi na dapat isipin ng mga miyembro ng Zero Wing na umalis sa Lakeheart City. Kung ginawa nila, hindi sila dapat mangarap na makabalik ng buhay. Kung magpapatuloy ito, hindi mabubuhay ang Zero Wing sa Lakeheart City. Sa bandang huli, mapipilitan itong mag-withdraw. "Ipauubaya ko sa iyo ang natitira," sabi ni Blood Dragon kay Beautiful Ghost. "Vice Guild Leader, huwag kang mag-alala. Iipunin ko agad ang mga lalaki. Aabutin lang ng 1 araw para mapuksa ang Zero Wing sa Black Dragon Empire," confident na sabi ni Beautiful Ghost. Sa opinyon ni Beautiful Ghost, ang kalaban nila ay Zero Wing's Branch Guild. Ang pagpapadala sa Blood Legion ay gumagawa lang ng malaking kaguluhan sa wala. Distrito ng Noble ng Lakeheart City, hindi gaanong mga manlalaro ang gumala sa kalye ng Western European na mga gusali, tanging mga maharlika ng NPC. Nang dumating si Xia Feng sa harap ng 1 marangyang mansyon sa ibabaw ng Demonic Flame Tiger, napansin niya ang 1 pangkat ng 20 manlalaro na nagtipon sa mga tarangkaan nito. Nakakita rin siya ng 1 pamilyar na figure sa mga miyembro ng koponan. Ang mga taong ito ay walang iba kundi ang Thoughtful Rain, Blue Bamboo, Gunfire, Death Wind, at Autumn Goose. "Kuya Ye Feng, bakit ka nandito?"
Napansin kaagad ni Blue Bambo si Xia Feng at ang matayog na Demonic Flame Tiger, nagulat na sumilay sa kanyang mga mata. Nang marinig ang bulalas ni Blue Bambo, ang Thoughtful Rain at ang iba pa ay lumingon sa Demonic Tiger sa pasukan. Mas nagulat si Xia Feng sa biglaang pagunlad kaysa kay Thoughtful Rain at sa kanyang mga kasama. Nakarating lang siya sa mansyon na ito dahil sa Seven Treasures. Sa puntong ito, itinuro ng taga-subaybay ng Golden Stigmata ang eksaktong lokasyon ng Seven Treasures. Hindi niya inaasahan na makikita rin niya si Thoughtful Rain at ang iba pa rito. Gayunpaman, matapos siyang mapansin ng Blue Bambo, ang iba sa koponan ay lumingon at nanlilisik na parang siya ang kanilang pinakamalaking kaaway na pumupuno sa kanilang mga mata. Biglang nagkalat ang Shield Warrior Deathwind sa mabigat na kapaligiran habang papalapit siya kay Xia Feng at malugod na tinanong, "Brother Ye Feng, nagkataon lang. Nandito ka rin ba para sa isang paghahanap?"